praise the Lord. Salamat po sa ating Ministry of Intercession sa bawat gabi. Kasama ko kayo, humihingi tayo ng habag sa Diyos na gumawa siya ng miracle sa mga tao na nagpapadala ng mga prayer request. Hindi na po natin na nababanggit ang maraming mga kasagutan. Hindi po, pero sa akin po ay marami talaga nagpapadala ng mga answered prayer. May mga kaso na sa loob ng 2 taon ay hindi nasasagot. Tapos nung isang gabi pinag-pray natin, the following day sinagot. At ang sagot pa ng judge ay in favor sa ating kapatid. So tuwang-tuwa. So mga kapatiran, salamat kay Lord. Ngayon po ay meron na tayong 341 shares. Napakarami po nito. Salamat po sa mga kapatid na katuwang natin sa pag-evangelize. At huwag po tayong mapagod. Kitang-kita ng Diyos ang mga nagtatapat. At meron po tayong 145 na kasama na sa gabing ito. Praise God. Salamat sa inyong pakikinig sa ating 145 na mga viewers, listeners na sa live na ito. Live preaching, live Bible study. So ipag-pray nyo rin po ako habang ako po ay nag-share ng mga salita ng Diyos. Okay po, ngayong gabi, ang ating pong pag-aaralan ay nasa Acts chapter 28 verses 11 to 28. Nasa mga huling bahagi na po tayo ng pag-aaral ng Book of Acts. Okay po, kagabi kung inyong matatandaan ay ibinahagi ko po sa inyo yung ating tinatawag na prerequisite in missions. At ang prerequisite natin, yung kailangang mangyari muna sa atin bago tayo mag-mission, ay yung tinatawag na blessings from the inside out. Ibig sabihin, hindi tayo makakapag-mission kung hindi tayo pinagpala muna. Hindi tayo makakapagbahagi sa tao ng tungkol kay Jesus Christ kung tayo mismo ay hindi natin kilala si Jesus Christ. Hindi tayo makakapagbigay ng emphasis sa forgiveness kung hindi rin tayo talaga totally napatawad muna ng ating Panginoon. So napakagandang turo, di po ba? Napakalalim, hindi siya superficial sapagkat alam niyo naman sa sanlibutan punong-puno ng superficiality. Okay, nangangako ng isang bagay na hindi naman nila naranasan. Pero dito po sa ating turo, talagang dapat tayo muna bago ang iba. So ngayong gabi ay pag-aaralan po natin ang Acts 28 verses 11 to 28. At nais ko po mga kapatid na tingnan niyo maigi ang mga Bible, Acts 28, kung meron po kayo. At medyo mahaba po ito, 11 to 28, pero hindi ko na po babasahin. Dahil babasahin ko rin naman later para hindi po magdoble at magkasya ang ating oras. Okay po. So bahagi po ng aking introduction ay nais ko pong sabihin sa inyong lahat mga kapatid na ang ating pag-aaralan ngayon ay ang kwento o yung kasaysayan o yung pangyayari kung saan sila Pablo ay magbabiyahe na po mula sa Malta patungo sa Roma. At yan po ay nasa ating passage for tonight. Kaya babasahin ko po ang verse 11 to 16. Tapos medyo dadagdagan ko po ng mga paliwanag para ma-enlighten po tayo. Ang sabi dito, after 3 months, we put out to sea in a ship that had wintered in the island. Yung island na tinutukoy dito ay Island of Malta. At ang sabi dito, nagtagal po sila ng 3 months doon. Okay, hindi po makaalis sila Pablo. Marami po kasi siyang kasama. 276 sila. Hindi sila makaalis doon sa Malta. 3 months po sila doon. Dahil alam naman natin, nagkawasak-wasak ang kanilang sinasakyang barko. Pero meron doong dumaong na isang ship. At ang sabi ron, after 3 months, doon sila sumakay. It was an Alexandrian ship. Okay, Alexandrian ship with the figurehead of the twin gods Castor and Pollux.
So makikita po natin yan sa mga old movies na napapanood natin, isang malaking bangka, tapos merong figurehead sa unahan, twin gods na Castor and Pollux. At ang sabi dito, we put in at Syracuse and stayed there 3 days. So pagkatapos po ng Malta, diretso po sila sa Syracuse. Okay, another island po yan. Okay po, at dun po ay nag-stay sila ng 3 araw. 3 araw siguro, baba ng mga kargamento, pahinga, kain, etc. Okay po, and then hindi mas sila pwedeng magmadali kasi nakikisakay lang sila. From there, we set sail and arrive at Rigium. Pagkatapos nila sa Syracuse, sila po ay nagbiyahe na naman papunta sa Rigium. And then the next day, the south wind came up. And on the following day, we reached Puteoli. Isa na namang island po yan. Okay, there we found some brothers and sisters who invited us to spend a week with them. And so we came to Rome. So pagkatapos po sa Puteoli, sila po ay naglakbay na naman and finally nakarating na sila sa Rome. At ang sabi dito sa 15, the brothers and sisters na narinig sila na dumating na sila, they traveled as far as the Forum of Appius and the 3 taverns to meet us. And at the sight of these people, Paul thanked God and was encouraged. When we got to Rome, Paul was allowed to live by himself with a soldier to guard him. So dumating na po si Pablo sa Roma. Ito na po yung God's will. Diba sabi nga ng Diyos, makakarating ka sa Roma. Sa kabila ng maraming mga trials na dinaanan po nila. Okay, kagaya ng mga bagyo, matitinding mga hagupit ng panahon sa laot, sa kabila ng mga matitinding mga pagsubok na yon, ay nalampasan po nila yon dahil sa Panginoon. Dahil talagang ang plano, ang vision ni Lord sa kanya, makarating siya sa Roma at magbibigay nga po siya ng testimony doon na may kinalaman sa ating Panginoong Jesus. Ngayon po, nakarating na po siya doon at ang sabi po ng Bible, medyo maluwag naman ang trato sa kanya. He was allowed to live by himself, pero meron siyang sundalo, isang sundalo lang na naggagabay sa kanya. Siguro dahil nakita naman nila na si Pablo ay talagang harmless. Hindi naman talaga siya kriminal na mamamatay tao. Okay po. So pagdating po sa 17, mga kapatid, ay makikita na po natin ang sabi dyan, 3 days later, he called together the local Jewish leaders. Nagpatawag po siya. Hindi naman siya pwedeng lumabas. Dahil, syempre, talagang kahit papano, kahit nabubuhay siya sa kanyang sarili, pero meron siyang confinement. Nakakulong pa rin siya, pero maluwag. Okay, 3 days later, he called together the local Jewish leaders. And when they had assembled, Paul said to them, my brothers, sabi niya rito, ang pinag-uusapan natin na pinatawag niya mga local Jewish leaders. Sabi niya, brothers, although I have done nothing against our people or against the customs of our ancestors, I was arrested. So parang nagre-report siya, nagkikwento siya. I was arrested in Jerusalem and handed over to the Romans. So they examined me, sabi niya sa mga local Jewish leaders, in-examine nila ako and wanted to release me because I was not guilty of any crime deserving death. Pero the Jews objected. So I was compelled to make an appeal to Caesar, kaya ako naririto. I certainly did not intend to bring any charge against my own people. For this reason, I have asked to see you and talk with you. It is because of the hope of Israel that I am bound with this chain. So, yun po. Meron din pala siyang chain sa kanyang mga kamay. So they replied, I have not received any letter from Judea concerning you, and none of our people who have come from there has reported or said anything bad about you. Wala naman kaming narinig sa iyo na masama laban sa iyo. But we want to hear what your views are, for we know that people were everywhere are talking against this sect. So mga kapatid, sabi niya, gusto naming marinig ang mga views mo regarding sa mga bagay na to. So mga kapatid, ang sabi sa 23, so they arranged to meet Paul on a certain day and came in even large numbers to the place where he was staying. So mga kapatid, kung itutuloy po natin yan, ay makikita niyo po yung pangyayari
na si Pablo po ay kaharap niya po ang mga Jewish leaders. Nag-set ng appointment at nang mangyari na yung araw na yon, mas maraming Jewish leaders ang umattend. So mga kapatid, ngayong gabi ay nais kong bigyang diin sa ating kalagitnaan, sa ating pag-aaral ngayong gabi, ang tema na pinamagatan ko po na Preach, Divide, and Conquer, Our Intentional and Collective Commitment. So sinasabi ko sa aking tema ngayong gabi na tayo ay mangaral. At ang ibig sabihin mga kapatid ng pangangaral, sa ating pangangaral o pagpipreach ng gospel, tayo po ay magpuproduce ng division. Ito pong division na ito, ang ibig kong sabihin dito ay positive division. Okay? Dahil yung iba'y sasama sa atin, ang iba'y sasama sa ating pananampalataya. At pagkatapos po nun, ang ibig pong sabihin nun, we will conquer more souls. Ang pinakasusi dito mga kapatid ay ang salitang preaching o kaya ay witnessing o kaya ay explaining the gospel. Kapag ginawa po natin ito, tayo po ay magpuproduce ng positive na division. At kapag nagkaroon ng positive division, ang ibig pong sabihin, we conquered more souls. At ang challenge ko later ay ito ang ating intentional at ang ating collective na commitment. Ang question ko ngayong gabi, why is preaching which can divide and conquer be our intentional and collective commitment? Bakit nga ba yung pangangaral ng salita ng Diyos, yung pag-explain ng Bible o yung yung pag-explain at pag-witness tungkol sa gospel ay dapat nating maging intentional at collective na commitment. Bakit si Pastor Jim ay committed dito? Bakit ang City Bible Church ay committed dito? Kasi po mga kapatid, napakahalaga talaga ng Bible preaching. Dahil ito po yung appointed means ng Diyos para sa ikaliligtas ng mga tao. Kung walang magpipreach, wala silang mapapakinggan. Kung wala silang mapapakinggan, paano sila tatawag? Yan po yung logic dyan. So mga kapatid, ang unang kasagutan ay ganito po. Preaching produces a positive division. So mga kapatiran, kita na po natin. Ano po? Sa verse 23, makikita po natin ang sinabi dito. Diba nagkaroon ng arrangement na ang mga local Jewish leaders ay imi-meet si Pablo sa 23. So nag-arrange na nga po sila sa isang certain day. Ngayon, and came in even large numbers to the place where he was staying, kung saan siya nakatira. Kasi yun ang pinakakulungan niya, parang home arrest. He witnessed to them from morning till night. Yan ang unang-una kong gustong ipakita sa inyo. So mga kapatid, kapag sinabi kong preaching, ang synonym natin ngayong gabi ay giving witness. Si Pablo ay nagbibigay ng witness. Nagwi-witness siya sa kapangyarihan ni Jesus Christ, marahil doon sa witness na yung kasama yung conversion niya, doon sa daan ng Damascus, siya ang nagte-testify, nagwi-witness na ang Diyos, si Kristo ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Pagdating sa 23, doon pa rin sa talata, makikita nyo na hindi lang siya nagbigay ng witness, kundi nagpaliwanag din siya tungkol sa Kingdom of God. Ang sabi po sa 23, basahin ko ha, they arranged to meet Paul in a certain day and came in even larger numbers to the place where he was staying. He witnessed to them from morning till evening. Balikan ko lang sandali yon, mga kapatid, from morning till evening. Grabe naman ang pagwi-witness ni Pablo. Mula umaga hanggang alas 10 ng tanghali, hanggang alas 12 ng tanghali, hanggang alas 3 ng hapon, hanggang alas 6 ng gabi, baka inabot pa to ng alas 9. Tingnan nyo mga kapatid, hindi na pagod. Hindi niya inalintana ang kanyang katawan. Okay? At palagay ko ang bibig nito ay talagang pagod na pagod. Nag-witness. Pag nag-witness, nagsasalita yan. Pangalawa, explaining about the Kingdom of God. So ipinaliwanag niya sa mga Jewish, sa local Jewish leaders na kanyang mga kaharap ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos ha,
Hindi po church, kundi kaharian ng Diyos. Yun po ang sinasabi dito. Hindi ko sinasabing hindi niya pinapaliwanag ang church, pero yung nakasulat dito ay Kingdom of God. Sa ibang passage, ipaniliwanag niya ang Kingdom of God. Pero dito, kanya ipinapaliwanag ay ang Kingdom of God. At ang sabi dito, nagsimula ang kanyang pagpapaliwanag tungkol sa kaharian ng Diyos mula sa mga batas ni Moises. So mahaba po yan. Kaya pala naman umaga hanggang gabi, hindi lamang sa batas ni Moises, kundi sa mga propeta. Okay, so mahaba talaga yan. Tapos kinonek niya yan kay Jesus Christ sa New Testament. Kaya naman pala, ang pagkahaba-haba ng kanyang pagwi-witness, ang kanyang pagpipreach, ang kanyang pag-explain about the Kingdom of God, dahil tatlong segments pala to. Law of Moses, Mosaic, and the Prophets hanggang New Testament, at yan po ay about Jesus Christ. So talagang medyo historical. So dahil si Moises, si Pablo po ay isang Pariseo, siya po ay malalimang kabatiran sa Mosaic Law, sa mga traditions, sa mga salita ni Moses, sa mga salita ng mga propeta, at napakahusay niya na naikonek niya ang Law of Moses at Law of the Prophets kay Jesus Christ. May mga tao kasing hindi nila yun nagagawa. Alam niyo mga kapatid, kaya maraming religion ngayon ang hindi talaga maintindihan. Dahil hindi nila maikonek si Jesus Christ sa Law of Moses and Law at saka sa mga propeta. Pero si Paul ay was able to connect them. That they are parang isang assembly po sila. At ang sabi mga kapatid, makikita po natin ang resulta ng preaching na ito, ng witnessing na ito, itong explanation na ito. He produced a positive division out of them. Bakit? Pagdating sa 24, eto na po ang aking sinasabing punto. Ang sabi ng 24, mga kapatid, nasa na ba yung 24? Verse 24. Okay, some were convinced by what he said, but others would not believe. Ayun na po, ang ilan ay nakumbinse, ang iba naman ay hindi naniwala. Yung nakumbinse niya, yun ang sinasabi kong positive division. So mga kapatiran sa ating Panginoon, at ang napakahalaga po pala talaga ng preaching. Eh ang tanong ko dito, kung hindi siya nag-preach, magkakaroon ba ng positive division? Kung nanahimik si Pablo, wala siyang ginawa, nagkape lang siya maghapon at hindi siya nag-preach doon sa Roma, magkakaroon ba ng isang segment among the local Jewish leaders na na-convince niya? Although, may mga taong hindi nanampalataya, it's fine, talagang ganun. Pero ang mahalaga para sa akin ay yung sinasabi ng Biblia sa 24, some were convinced by what he said, but others would not believe. It's fine na merong hindi nanampalataya, pero at least nakahamig tayo, nakakuha tayo, nanalo tayo, nakawin tayo, nakakuha tayo, na-divide sila. Yun ang mahalaga. At yun po'y nagawa dahil sa preaching. Huling-huli natin ang ating tema, preach. Okay, in order to divide, positive division, and it means we will conquer more souls. Ayan po. So pumunta po tayo sa pangalawa. Ang pangalawa kung sa kasagutan ay ganun pa rin. Preaching produces a positive division, part 2. Ginawa kong part 2. Kasi makikita po natin the same ang style sa talatang 25 to 28. Tingnan nyo po muna ang talatang 25. Pakinggan nyo maigi ha, mga kapatid. Pakinggan nyo maigi. They disagreed among themselves. Sila-sila mismo ay nagkaroon ng disagreement. Disagreed among themselves. Bakit? Okay, wag muna ting sagutin yon. Yung bakit na yon. Ituloy ko muna. And began to leave. At nagsimula na, di ba, nag-disagreement sila among themselves. Bakit kaya? Pagkatapos, and they began to leave Paul. Pero kailan nila iniwan si Paul? After Paul had made this final statement. Yun palang pagkaroon nila ng disagreement at yung sinimula nilang iwanan si Pablo ay naganap after
Paul had made this final statement. Ibig sabihin, after had made this final statement or preaching. Kasi mga kapatid, ang sumunod doon ay quotation na ng Book of Isaiah. Ito pala sinasabi ni Paul. The Holy Spirit spoke the truth to your ancestors when He said through Isaiah the prophet, go to these people and say, and you will be ever hearing but never understanding, you will be ever seeing but never perceiving, etc., etc. Matapos sabihin lahat ito ni Pablo bilang kanyang final statement, itong portion na ito na quoted sa Book of Isaiah, after na masabi niya ito mga kapatid, ang sabi ng 25, they disagreed among themselves and began to leave after Paul had made his final statement. E di tama yung kanyang preaching, yung kanyang witnessing, yung kanyang explaining ay nag-produce ng what? Positive division. Again, babalik ako sa aking pinupunto. Paano magkakaroon ng conversion kung walang preaching? Paano magkakaroon ng positive division? At paano magkakaroon ng conquered more souls without the preaching? Kaya ang ating pong mensahe ngayong gabi, mga kapatid, ay let us preach so that magkaroon ng division. At kapag nagkaroon ng division, it means we conquered more souls. Ito, mga kapatiran, ang ating intentional at collective congregational commitment. That's why we preach every night. At kayo naman ay sinishare nyo ang aking preaching sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, kasambahay, mga magulang, mga kapatid, mga relatives, mga kaibigang nasa abroad. Dahil tayo, bawat gabi, mga kapatiran, ay magkakapartner para matupad natin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi natin, ito po ang ating intentional at collective na commitment. So guys, ayan na po. Pero may tanong tayo dito, Pastor Jim, nasaan yung high, nasaan yung division dito sa verse na ito, sa verse 25 to 28? Mga kapatid, ang tanong mo, nasaan yung division dyan, Pastor Jim? Guys, hindi nyo ba napansin, may mataas na division sa verse 28? Ano po yun? Doon kasi sa mga naunang talata, ang division ay naganap lang sa local Jewish leaders. Sa 28, hindi basta local Jewish leaders, kundi national at racial. Ang sabi dito, therefore I want you to know that God's salvation has been sent to the Gentiles. Iniwan yung kaligtasan. I mean, ibinaba ang kaligtasan sa mga Gentiles. Inilayo sa mga Hudyo. So yun ang tinatawag ko dito mga kapatid na after his preaching ay naganap naman po ang isang mas mataas na positive division. At ano ang mangyayari ayon sa hula, ayon sa 28? Ano ang nakatakdang gagawin ng Gentiles? Ang sabi dyan, and they will listen unlike you, sabi niya sa mga Hudyo. So mga kapatiran, yan po ang laman ng aking mensahe ngayong gabi. Ang aking title, Preach, Divide, and Conquer, Our Intentional and Collective Commitment. Mga kapatiran, pakinggan niyo po ang mga katotohanan ito. Napakahalaga po ng ating mga ginagawa gabi-gabi. Alam niyo, masyadong importante ang ating preaching gabi-gabi. At talagang wala tayong sinasayang na panahon at sandali. Dahil parang nasa last 2 minutes na po tayo, kumbaga sa laro ng basketball. Importante po ito mga kapatid. Alam nyo, maraming sangay sa ating gobyerno, kagaya ng sa mga military, hindi po ba? AFP, mga sangay po yan, DOH, mga Department of Health, etc., etc. Maraming sangay. Pero, mga kapatiran, nais kong igiit ngayong gabi. Ang pinakamatinding sangay ay ang church. Dahil ang ating misyon ay kaligtasan ng kaluluwa sa dagat-dagat ang apoy at asupre. Eh yun po mga kapatid, yung mga hospital ng Maynila o kaya naman ay DOH o kaya ay DepEd, magagandang sangay po yan. Pero lahat ng yan ay physical, yan ay earthly, yan ay temporal, yan ay superficial, yan ay dito lang sa lupa. Walang anumang sangay ang gobyerno na ang mandato ay ipangaral ang salita ng Diyos.
upang ang mga tao ay magkaroon ng division at yung na-divide na yon na nakakilala sa Panginoon ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya alam nyo mga kapatid, lagi nating iginigiit na ang simbahan ni Jesus Christ lamang ang kaisa-isang agency sa balat ng lupa na binigyan ng Diyos ng mandato to make disciples, to preach the gospel of the Lord Jesus Christ. Wala na pong iba. Wala na pong iba. Kahit ang United Nations, kahit ang ASEAN, kahit ano pang samahan, ano mang samahan, wala. Tayo lang mga kapatid. Kaya pagbutihin naman natin. Magkaisa naman tayo. Alis ibaban ang mga pride. Magbigay ng oras. Okay? Ang problema, mga kapatid, ang ginagawa ng Diablo din sa atin, dinidivide tayo at para makonquer niya tayo. Tingnan niyo po, ang dami ng simbahan ang nag-shutdown. Tingnan niyo po ang mga pastor ngayon, hiwa-hiwalay din. Kanya-kanya rin sila ng pangitain daw, mga ambisyon daw. Kapatid, mga pastors, mga leaders, ang trabaho natin is to preach the gospel of Jesus Christ kasi malaki ang pagkakautang natin sa labas. Yan ang utang natin sa mga unbelievers na maipangaral ang salita ng Diyos. Mga kapatira, napaka-importante nitong binibigay kong emphasis na ito. Ito, nanggagaling na po ito sa aking puso, mga kapatid. So guys, mga kapatiran, I'll give you my summary. We have seen this case in the entire book of Acts. Laging ganito. Bumunta kayo sa Bible, sa Book of Acts, laging ganyan. Maraming, halimbawa, ipagpalagay natin, ang dami-daming mga negative na tao kay Paul. Pagdating ni Pablo, magpipreach po siya, madidivide yun. Pagkatapos yung madidivide na yun, may mga tao na susunod sa kanya, ayun na po, conquered souls na po sila. Laging ganyan, maging sa panahon ni Jesus Christ, palaging ganyan. Pati ang kanyang, tingnan nyo po mga kapatid, may sinasabi si Jesus Christ, Matthew 10:34, "Do not suppose that I have come to bring peace to earth. I did not come to bring peace, but a sword." Ang dala-dala ko ay division, paghihiwalay, sandata. Ang dala ko ay tabak na maghihiwalay, division. Kaya nga ang sabi niya sa mga talata pa dyan, mga kapatid, mamumuhi ang anak sa ama, mamumuhi ang ama sa anak, mamumuhi ang ama sa ina, at ang ina ay mamumuhi sa anak. Ganyan po, mga relatives na dati na magkaka very, very close nung maborn again ng isang tao, mga kapatid, namuhi ang buong clan dun sa taong naborn again. Ako po, naranasan ko po yan. Ako po'y pinag-aral ng pare. Mga kapatid, ang problema ko, naborn again ako. Nung ako'y naborn again, katakot-takot na sumpa, katakot-takot na mga salita ang inabot ko. Dahil, ano daw nangyari sa akin? Ganyan, ganyan, ganyan. Dahil sa aming mga kapatid, sa Gustilo and clan and Bueno, ako yata ang una na naborn again 37 years ago. So katakot-takot na salita. At yun mga kapatid, pero yun po'y tinatawag natin tonight na positive division. Yun yung division na maganda, yun yung tabak na gusto ng Panginoon. Yun ang gusto ng Diyos. Kailangan talagang ma-divide. Yung nanay ko nung isang araw, nabanggit niya sa akin, "Anak, paano ba ito dito sa Mindoro? Ako'y nakikinig sa iyo. Doon naman sa kabila, sila ay naglalaro ng tong-its." Talagang hiwalay, hiwalay ang hiwalay. Oh, mga kapatiran. So guys, yan po yung maganda. Recommendation number one. Punta tayo sa aking mga recommendation, sa aking mga reseta. Ako po yung parang spiritual na doctor. Magbibigay ako ng reseta. Pakinggan nyo ha, mga kapatid. Accept Jesus in your whole life and be willing to be separated from your loved ones in case they will reject Jesus. Okay, tanggapin mo si Kristo ng buong buo. Huwag kalahati ha. Buong-buo, isip, utak, puso, damdamin, hanggang bulsa, tinanggap mo siya. Hanggang sa pangarap mo, siya na talaga yung magiging totality mo sa buhay mo. At pagkatapos mo siyang tanggapin, ay magkaroon ka ng willingness na pwede kang kamuhian ng iyong mga mahal sa buhay in case they will reject the Lord Jesus Christ. Ano ang sabi ng Luke chapter 14 verse 26? Tingnan nyo po ang talatang ito. Napakaganda. "If anyone comes to me," yan, ayan na po ha, tinanggap natin si Lord, "and does not hate his own father and mother,
and his wife and children and brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. So mga kapatid, ha, huwag na po nating tanggapin yung mga pag tinanggap mo si Jesus Christ, kung ano-ano mga pinapangako sa iyo, masasarap, tatama ka daw sa loto, tatama ka daw sa pader, okay, mapupunta ka raw sa Amerika, gagalingan lahat-lahat ng sakit mo, wala ka na raw problema, tapos na lahat ang problema mo, kalokohan po yan. Mga kapatiran, yan po'y hindi totoo. Ang sinasabi ni Jesus Christ, you will have troubles, but I am with you during troubles. Tingnan nyo nga ito, mga kapatid, ang sabi nga ni Jesus Christ, tapatan, no? Kapag ikaw ay lumapit sa kanya, kamuhian mo ang iyong nanay at tatay. Ito pong pagkamuhi na to, hindi po ito physical. Ang ibig lang sabihin ito, mga kapatiran, dapat number one si Jesus Christ. Kapag sinabi ng nanay at tatay mo, oh, wag kang sisimba, ha? Pagdating ng Linggo, wag kang sisimba. Sabi ng tatay at nanay mo, sisimba ka pa rin. Dahil ang Diyos ang pinaka-highest authority ng buhay mo. Si Lord na po yan, ang pinakamataas. Wala na pong tataas pa kay Lord. Okay, another verse mga kapatid, Matthew 16:24. Then Jesus told his disciples, okay, disciples ha, ito ang sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples, if, conditional, anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. So mga kapatiran, may tanong po ako, tinanggap na ba natin si Jesus Christ sa ganitong kondisyon, sa ganitong mga reminders, sa ganitong framework? Ba, kapag ito'y inintindi natin, mga kapatid, kapag talaga pala tinanggap natin si Jesus Christ, it must be a pure decision. At ang decision natin yan ay meron pong effect, mayroong tatamaan, meron kang iiwanan, baka meron kang hihiwalayan, pati bisyo, yung mga pagiinom na yan, yung mga alak na yan, yung mga pagmumura na yan, yung mga sugal na yan, yung mga bisyo na yan, iiwanan mo lahat yan. Kung hindi mo yung kayang iwanan, ibig sabihin, hindi ka pa handang sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa mga kapatid, eto maganda itong aking pangalawang recommendation. Preach, give witness, explain for the purpose of positive division. Why? Division means conquering more souls. So mga kapatid, kagaya ngayong gabi, ako po'y nagpipreach. Okay? Kayo naman ay nagbibigay ng sharing. Ang iba naman sa inyo ay gumagawa ng watch party. What? For what purpose? For the purpose of positive division. May nakinig sa ating 10, may isang nakakilala. May nakinig sa ating 20 na mga bago na share natin tonight. Merong 5 bumukod nakakilala na born again. Nagkaroon ng bagong mindset. Nagkaroon ng bagong relasyon kay Jesus Christ. Yung 15 na iwan. Yung 15 na natili sa dilim. Yung 15 na natili sa old nature nila. It's fine. Talagang dapat mangyari ang paghihiwalay. Dahil ang preaching natin, mga kapatid, ay laging purposive. Ang ating sharing ay laging purposive. Ito po'y intentional. Ito po'y collective commitment natin. Come on, preach for the purpose of positive division. Hindi po tayo nagpipreach para kumita. Hindi tayo nagpipreach para may ma-entertain. Ang preaching natin ay laging intentional. Dapat talaga may paghihiwalay. Eh mga humihiwalay sa atin, wala tayong magagawa dyan. Talagang nakasulat na yan. Pero kapatid, kung may humihiwalay sa atin dahil naririnig nila ang salita ng Diyos sa aking preaching, pero mga kapatid, mind it mga kapatid, pakaisipin natin to. Marami din namang naiiwan. Kapag may sinasabing umaalis, may naiiwan po dyan. May mga latak dyan. May mga natitira dyan, mga kapatid. May mga mabubuting lupa dyan. May mga good soil. Talaga namang hindi lahat ay maliligtas. Pero mga kapatid, i-preach natin ang gospel.
Kaya minsan sa isang pamilya, may tatlong nakakilala out of 15. Sampo ang pamilya, meron dalawang nakakilala. Meron division sa simula, pero unti-unti naaakay mo sila. Kagaya ng aking pamilya at ng aking mga ang nanay ko at mga kapatid ko. Nangyari po yan sa akin. Pangatlo, mga kapatid, let us do this collectively and nationally under the idea of stewardship and accountability. Anong ating tema? Preach, divide, and conquer. At ang sabi ko sa aking recommendation tonight, the third one, let us do this collectively and nationally under the idea of stewardship and accountability. What is my point here? Gawin natin to ng sama-sama. Huwag niyong pabayaan si Pastor Jim. Collective dapat tayo. Ako nagpipreach. Hindi ka naman ayaw mong mag-preach o hindi ka makapag-preach o kaya naman ay takot kang mag-preach. Ito naman ang pwede mong sharing. Watch party at comments. Ilagay ang mga pangalan nila at isend sa mga kaibigan, kamag-anak ang preaching nito. In that way, ang tingin ng Diyos, ng Holy Spirit, we are one. We are collective. Hindi po natin kailangan dito ng audience. Ang kailangan po natin dito ay mga partners natin. Wala dapat audience sa atin. Lahat tayo ay magiging performers. Lahat tayo ay bahagi nito. Lahat tayo po ay parang mga players sa isang, kumbaga sa isang laro, sa isang basketball. Lahat po tayo ay players. Tayo po ay mga workers. Lahat tayo ay tinatawag kong missionaries of the Lord. So guys, let us do this collectively and nationally. Mga pastor natin sa Mindanao, sipagan natin ng kaunti. Minsan mga kapatid, nakakalungkot. Minsan mas masipag pa ang miyembro kaysa sa pastor. Yung iba namang pastor, masipag nga, pero hindi naman sa preaching. Eh number one na trabaho ng pastor ay ng shepherding, ay preaching, dahil tagapagpakain nga tayo. Paano sila titibay, tatatag, magiging healthy kung wala silang pagkain? So mga kapatiran, napakahalaga nito. Let us do this collectively and nationally under the idea of stewardship and accountability. Tayo po'y may pananagutan. Ano ang sabi ng Matthew 28:19? Ito pong ating pananagutan. Ang sabi ng Diyos, go and therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Son and the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pinapahayo tayo. Hindi na nga tayo pupunta ng ibang bansa at ng probinsya dahil sa ating online preaching. Pero kung pati itong sharing ng Bible preaching natin gabi-gabi ay katatamaran pa natin, mga kapatid, ay hindi ko na alam ang gagawin sa atin ng Panginoon. Baka talagang meron ng error dun sa ating mindset. Kaya mga kapatid, sana lagi tayo magsama-sama. Abutin natin ang ating mga kaibigan at kamag-anak sa panahon na ito. Ang sabi mga, ngayon mga kapatid, sa Acts 1:8, meron pang sinasabi dyan, para naman magawa natin ito collectively and nationally under the idea of stewardship and accountability, kailangan po natin ng Holy Spirit. Ang sabi ng Acts 1:8 mga kapatid, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you and you will be my witnesses. So tayo pala ay witness. Si Pablo nagbigay ng witness. Tayo rin ay mga witnesses ni Lord. Matindi po si Pablo, nagbigay ng witness from morning till evening. Tayo, isang oras lang, ang hinihingi sa atin ng Lord, tayo ay maging witness sa isang kamag-anak natin na kahit hindi tayo close sa kamag-anak natin. But because of our love for their souls, mga kapatid, magsishare tayo ng mga ganito mga talata, mga Bible preaching po natin. Mas mabigat ang ginawa ni Pablo, nag-witness siya from morning till evening. Hanggang gabi. So mga kapatid, sana po tonight ay meron na naman tayong mga natutunan. Meron na naman tayong na-rebuke tayo, more or less. Tayo ay na-remind ng Holy Spirit. At sana po ngayong gabi ay talaga nagkaroon tayo ng bagong conviction. Bagong puso. Kailangan po nating mag-preach
O kailangan natin mag-witness, kailangan natin mag-explain. At ang purpose ay mag-produce tayo ng positive division. Kung walang division, bigo ang ating preaching. Dahil walang humiwalay, walang natuto, walang sumama sa atin, walang nakumberte, walang na-born again. Kahit ilang piraso lang. Hindi naman yan paramihan. Ang mahalaga, laging merong nakakakilala sa Diyos na buhay. Dahil yan naman talaga ang pinakamataas na kind of knowledge and kind of life here on earth. So mga kapatiran, sana po magpakababa tayo ngayong gabi. Bumalik tayo sa Lord. Magpaturo tayo ng lubusan. Magbaba tayo ng ating mga sarili. Humingi tayo ng pasensya sa Panginoon. Isipin natin itong topic na ito, mga kapatid. Huwag nating hayaan na tayo ang ma-divide at tayo ang ma-conquer. Tayo po dapat ang mag-preach for the purpose of division and for the purpose of conquering more souls. Baligtarin po natin yung divide and conquer na sistema ng tagasanglibutan. Yan po ang sistema nila sa mga churches. Dinidivide nila ang churches. Sinisira para at tayo po'y matalo nila. So mga kapatid, ngayong gabi, sana po'y pinagpala talaga tayo ni Lord. Isang magandang Thursday ng gabi, mga kapatid. Salamat sa Panginoon na lagi kayong nandyan, ang dami pong nagsishare, pero dagdagan pa natin, kaunting sipag pa, kaunting passion pa, kaunting galing pa, kaunting wisdom pa, kaunting effort pa, dagdagan pa po natin. Huwag tayo makontento. Dahil talagang malapit na pong dumating ang ating Panginoong Jesus. So salamat po kay Lord. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, I thank you for another night. I thank you for another opportunity that I was able to preach the gospel. I was able to give a witness, Lord, to share and to explain the word, the law, the prophets, Jesus Christ, the kingdom of God. Lord, alam kong maraming limitations sa aking mga preaching na ito. Maiksi lang ang panahon. But Holy Spirit, I come to you. Bahala na po kayo sa lahat ng nakinig ngayong gabi. Bahala na po kayong magbigay ng enlightenment, illumination, empowerment sa bawat isa na nakikinig ngayong gabi. Salamat Panginoon sa inyong patuloy na ministry sa aming kalagitnaan. Salamat po ngayong gabi sa another conversion of souls. Sa mga nagdi-decide ngayong gabi na sumunod na talaga kay Jesus Christ ng buong buo. Na kahit na may mga tao magagalit sa kanila, ay magpapatuloy sila. At tinitingnan pa nga nila itong positive division. Salamat Panginoon ngayong gabi. Mga kapatiran, sumati ng Ama, ang Anak, at Banal na Espiritu ngayon, bukas at magpakilanman. In Jesus' name we pray, and all of us who say, Amen and Amen. Say Amen, Amen. Say Amen, Amen. Glory to the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God, mga kapatid. Napakataas ng ating sharing ngayong gabi. Nakakagulat. Almost 500, mga kapatid, 477 shares ang nagawa ni City Bible Church sa ating episode ngayong gabi ng ating preaching novela. Praise the Lord. At napakarami ding sumama sa atin, 185 active viewers, mga kapatid. Guys, mga kapatid, salamat sa Panginoon sa ating partnership for the gospel. Talagang unti-unti natin nakikita bago dumating ang isang taon ay talagang papataas po tayo yung diwa, yung unity, yung spirit ng ministry or gospel partnership. Nandyan na po mga kapatid. Salamat din sa mga patuloy na nagpapadala ng tulong sa atin sa area po ng finances para po sa mga gawain natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Talagang matatawag namin kayo na ministry partners, mga kapatid. Kita ng Holy Spirit yan, kita ng Diyos yan. Nung isang araw may nagpadala sa atin ng tulong, after 2 days, nagpapatotoo ng pagpapala sa kanya ng Panginoon. Sabi niya, ganun ba talaga? Yes, pangako na ng Diyos yan, mga kapatid. So mga kapatiran, iba't iba ang papel natin sa end time plan of the Lord Jesus Christ. Ako, sure ako po ay nasa area ng Bible preaching. Hanapin niyo po
ang inyong papel. Baka magtuturo, prayer warriors, sharers, watch party, maker, or talagang kung ano-ano pa, pwedeng finances, pwede sa mga gadgets na ginagamit natin. Maraming paraan, basta't ginusto natin, makakatulong tayo to advance the gospel of the Lord Jesus Christ. Huwag tayong titigil sa pag-iisip kung paanong ang gospel ni Jesus Christ ay talagang mai-advance natin sa panahong ito ng pandemic. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Magandang gabi po sa inyong lahat. Patuloy niyong suporta ng ating Stretch Ministry tuwing Sabado. Patuloy niyo pong suporta ng ating Beyond Ministry tuwing Sabado. At sa mga bago dyan, sana po mag-enroll kayo sa ating online Bible study. Libreng-libre po ito. Please mag-enroll po kayo. Nandyan po sa ating monitor ang online enrollment. At nasa YouTube ko na po ang mga latest na mga Bible preaching ko. At mag-recruit po kayo ng mga tao para maging partner po natin sa YouTube para sila po ay laging nakakarinig ng gospel. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim. At salamat po. At patuloy niyo po kung ipag-pray ang ating ministry na ito. Magandang gabi po sa lahat-lahat na mga pastors natin, leaders and workers. Pagpalain po ng Panginoon ang ating gawain. At see you on Sunday, mga taga Southville. Bibisita po si Pastor Jim sa inyong simbahan. Magkita-kita po tayo, mga kapatid, at nawa ay magkasalo-salo tayo sa kanyang mga salita. So good night, mga kapatid. See you tomorrow night, Friday na naman bukas. Siyempre, kung buhay ka pa at kung buhay pa rin si Pastor Jim, 2 tao na mamatay kada segundo. Kaya dapat tayo ay sigurado. So mga kapatid, good night, Maranatha, Shalom, God bless!